Sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa ating CMN roving reporter sa Mindanao. CMN Live Nationwide. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Mayong adlaw, mga taga Mindanao. Magbibigay ang Japanese government ng halaga sa Bangsamoro region para sa gawing proseso ng mga birth certificate registration ng tribong Samabadjaw sa buong rehiyon. Halagang 5.5 milyong US dollars, katumbas ng 325 milyong piso, ang ipagkakaloob ng gobyernong Japan sa BERMM. Lumagda na sa kasunduan sina Japanese Ambassador to the Philippines na si Endo Kasuya at si United Nations High Commissioner for Refugees Philippines head na si Maria Edmera Valdivia Gallardo at ang mga kinatawan mula sa gobyernong Pilipinas. Target sa naturang programa ang mga mangingisdang Samabadjaw na ang kanilang mga kabataan ay nabigong makapagparehistro bunga ng mga kaguluhang nangyari sa Bangsamoro region. Mayroong 50 mga bayan ang target sa naturang programa sa lalawigan ng Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Lanao del Sur, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi area or ang tinatawag na Basulta. Samantala, bago na ang Provincial Police Office Provincial Director sa Misamis Occidental, Northern Mindanao Region 10 sa katauhan ni Police Colonel Romel Magleo, nagsilbi itong dating PNP EOD or Explosive Ordinance Disposal K-9 si PNP Regional Director Region 10 Northern Mindanao Regional Director Police Brigadier General Ricardo Layo Jr. mismo ang nag-preside sa Change of Command. Pinalitan ni Magleo si Police Colonel Duayet Mun Nato. Let us keep in mind that our actions and decisions as law enforcers directly impact the safety and well-being of the people by implementing religiously our mandates, minsay panilayog sa naturang change of command. Well, Ramos Simen, roving reporter ng Mindanao, Radyo Kalikasan Ingo og City Base, nagulat ng live para sa Simen, Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat. Willie Boy Ramos ang ating CNN roving reporter sa Mindanao. Samantala